Maaring kapag isinali na sa usapan ang bansang India ay isa lang ang unang sasagi sa isip mo. 5-6, kuha ka kulambo, 3 gibs, umaga tanghali gabi, joke lang. O kaya, isa din sa sasagi sa isip mo ay ang ganito. Ang overloaded na tren na kulang pa na 3, aalis na. Pero lingid sa kaalaman na nakararami, marami ang mga bagay-bagay ang naiambag ng India o ng isang Indiano sa ating mundo. In fact, ang iba dito ay pinapakinabangan at ginagamit natin araw-araw. Kaya ito na mga classmate, ihahatid ko na sa inyo ang kanilang naimbento at naiambag na siguradong ikagugulat ninyo. It's me, Tito Chow, makinig at mamangha. Number 1. Ruler. Ang ruler ay unang ginamit noong 1500 BCE ng mga Indus Valley Civilization at ang nasabing ruler na ito ay gawa sa ivory. Ang ruler na ito ay nahukay sa isang bahagi ng Pakistan o Northwestern India na ang bawat guhit ay may layong 1.32 inches o 33.5 mm at ang pagkakaguhit na ito ay sinasabing sobrang accurate na siyang ginagamit noon ng ancient civilization para makagawa ng mga bahay hanggang noong taong 1851. Ang folding ruler ay nilikha ni Anton Ulrich at ni Frank Hunt naman ang siyang gumawa ng flexible ruler noong 1902 upang lubos na maintindihan at mas mapadali ang pagsusukat. Malaking tulong talaga ang ruler dahil dito nagiging accurate ang sukat ng mga bagay na kadalasang ginagamit sa mga engineering at construction industries o kahit sa ilang bagay na may kinalaman sa sukat. Marahil kung wala ang ruler na ito, nako, papaano na lang, siguradong mahihirapan tayong kunin ang saktong sukat ng mga bagay-bagay sa paligid natin. Number 2. Shampoo. Ang shampoo ang hindi mawawala sa ating mga CR. May iba't ibang brand man na makikita at magagamit, ang ideya ng paggawa nito ay nanggaling sa India. Ang salitang shampoo ay nanggaling sa Hindi word na shampoo na ibig sabihin ay to massage or press. Sinasabing noong taong 1762, kalimitang ang katas ng mga herbs lalo na ang pinakuluang sapindus o kaya dried Indian gooseberry ang nilalagay sa mga basang buhok na hahaluan naman ng oil na siyang imamasahi naman ng ilang minuto. Ang totoo, ang mga herbs na ito na may oil ay unang ginamit sa pagmassage ng mga ulo ng mga nawabs. Nawabs ang tawag sa mga taong namumuno sa India noong Mughal Empire at hanggang gamitin na din ng ibang tao. Dahil ito ay unang ginamit lamang sa pagmamasahe ng ulo, ang katas na ito ay tumutulo din sa buhok hanggang sa mapansin nila ng herbs na ito na may oil ay nagpapakintab at nagpapaganda din ng buhok. Hanggang sa ito ay gamitin na din para sa pagpapaganda ng mga buhok sa India. Hanggang sa pagdaan ng panahon ay natuklasan na din ito ng ibang bansa at ginaya na ang paggamit dito. At dahil sa ideyang ito ay unti-unti na rin itong na-improve lalo na sa pagdaan ng ilang taon. Kaya salamat sa India, dahil sa inyo, hindi na parang alambre ang buhok namin. Number 3. Botones. Ang botones ang kalimitang makikita sa mga damit na sinusuot natin araw-araw. And yes, ito ay nagmula rin sa India. Kung ngayon ang botones ay ginagamit para sumikip ang damit at para hindi bumaba ang pantalon at hindi makita si Junior. Well, ang botones noong unang panahon sa India ay ginagamit bilang palamuti sa mga damit, lalo na sa mga damit ng babae at hindi para pangsikip ng damit. Ang nasabing botones ay gawa sa seashell na noon pa man ay meron na rin itong dalawang butas upang mailagay sa mga damit at maikabit ng naaayon sa kagustuwang pwesto na magsusuot nito. Dahil kasi sa mga botones na ito na gawa sa seashell ay mas lalong naging presentable at maganda ang damit lalo na sa mga kababaihan. Unang nakita ang botones nito noong magkaroon na excavation sa Mohenjo-Daro. Ang Mohenjo-Daro ang sinaunang pamayanan ng ancient Indus Valley na sinasabing nabuo noong pang 2500 BCE. Number 4. USB.
Ang USB flash drive ay kalimitang ginagamit na storage, data backup at pag-transfer ng computer files. Hindi gaya ng floppy disk o CDs, ito ay hindi hamak na maliit. Si AJ Bhatt na isang Indian computer architect at nagtatrabaho sa Intel ang siyang nakadiskubre na Universal Serial Bus o USB noong 1994. Kung nagtataka kayo kung bakit hindi siya pwedeng isaksak sa kahit anong side, samantalang rectangular shape naman ito, ay ito ang explanation. Cost. Kung kasi ang USB ay pwede mong gamitin o ipasok sa kahit anong side, ay kailangan mo ng double wires at circuit. At dahil doble, doble din ang cost. Ang totoo niyan, binalak din nilang gawing bilog ang USB. Pero sumagi sa isip ni AJ na mas mahirapan sa tamang pwesto nito o pag-connect kung magiging bilog ito. Kaya sa susunod, kapag nainis ka dahil di mo mapasok agad, may dahilan kasi yan. Salatin mo muna. Pero alam niyo ba kahit siya ang naka-imbento niyan, wala daw siyang nakuha kahit 5 duling. At sa isyu niyan, ito lang daw ang masasabi niya. Hindi ako dumiscover upang sumikat at magkapera. Mahalaga na sa akin na mapagaan ang mga trabaho at bagay-bagay. Good job, sir! At syempre, maraming salamat po sa inyong matalinong imbensyon. Number 5, cataract surgery. Ang katarata ang isa sa mga problema na mga may edad na o sa ating mga nanay at tatay, lolo man o lola. Ang dahilan nito, dahil ang mga matatanda ay humihina ang lens, kaya namumuo ang katarata. Pero isa pa daw sa maaring dahilan ng pagkakaroon ng katarata ay ang exposure sa UV rays. Kaya mas maganda kung lagi tayo magsusuot ng sunglasses na poprotekta sa ating mata sa sikat ng araw. Kaya dapat ayon sa mga eksperto, kapag napansing medyo lumalabo na ang paningin, ay magpatingin na agad sa mga opta upang maagapan. Alam niyo ba noon pa man ay ginagawa na ang cataract surgery ng isang taong nagngangalang Sushruta? Isang ancient Indian physician na sinimulan pa noong 600 BC. Wow! Sinasabing gumagamit lamang siya ng tila maliit na karayom upang gumawa ng nasabing cataract surgery. Si Sushruta ay may ginawa ding manuscript o sulat kamay na tinawag na Sushruta Samhita na isinulat lamang sa tuyong dahon ng sasa o anahaw. Ang nasabing sulat na ito ay naglalahad ng mahigit 1,000 mga sakit, 700 mga medicinal plant, 64 preparation galing sa mineral sources at ang teknik sa paggawa ng mga surgery at kung paano lulunasan ang mga sakit. Nakakamangha, di ba? Number 6, plastic surgery. Well mga classmate, hindi pa rin tayo lalayo kay Sushruta. Si Sushruta ang isa din sa unang gumawa ng plastic surgery, lalo na ang rhinoplasty, kung saan ay kumukuha ng balat sa bahagi ng mukha upang itapal sa ilong o para maging matangos ang ilong ng isang tao. Pero noong panahon ni Sushruta, ang rhinoplasty o pagtapal ay ginagawa niya para sa mga taong hiniwa ang ilong bilang parusa sa magnanakaw at nakikiapid ng mga tao sa India. Talaga? At dahil sa kusayan niya sa surgery, ay tinawag siyang father of surgery sa India. At ang kanya mga ginawa dati ay siya namang naging ideya at ginagawa ngayon. Siyempre, gamit na din ang makabagong pamamaraan at makabagong kagamitan. Number 7, chess. Isa ang chess sa mga board game na kakailanganin talaga ng talas ng isipan at diskarte para matalo ang kalaban. Pero noon pa man, ay may laro na sa India na kung tawagin ay Chaturanga na pinaniniwala ang nagsimula pa noong 6th century AD at ancestor ng board game na chess. Ang board game na ito na Chaturanga ay may horse, elephant at king din. Pero ayon sa ilang pag-aaral, ang sinaunang Chaturanga ay maaring ginagamitan daw ng dice upang laruin. Yun ang sabi nila. Ito ay unang nilaro noong Panggupta Empire sa India hanggang sa nakilala na din ito sa Persia o kilala natin ngayon na Iran. At kalaunan ay ginawa na rin bilang isang form ng chess sa bansang Europa hanggang sa nakilala at nalaro na din sa buong mundo. Number 8, Snake and Ladders.
Well, kung ikaw ay batang 90s, ay siguradong alam na alam mo ang board game na ito. Minsan pa nga sa piyestahan, isa ito sa mga mabubunot mo sa palabunutan ni Manong. Tama ba? Ang Snake and Ladders ay unang nagsimula sa India, pero ang sinaunang tawag sa larong ito ay Moksha Patam, na pinaniniwalaang nilalaro noon pang 2nd century AD. Wow! Ang larong ito sa India noong unang panahon ay part ng kanilang education para malaman daw ang kahalagahan ng good deeds at bad deeds. Ang ladders ay nagre-represent ng pagiging mabuti at pananalig sa sarili. Ang snake naman ay nagre-represent ng bad luck, galit at walang tiwala sa sarili. Hanggang ang larong ito ay ginaya na sa England noong 1892 at kalaunan ay nagkaroon din sa US na nakilala naman na tawag natin ngayon na Snakes and Ladders. O ano mga classmate, tanong ko sa inyo, isa rin ba kayo sa namangha sa kontribusyon ng India sa atin? At namangha din ba kayo dahil sa kanila pala nang galing ang mga imbensyong yon? Nakakabilib, di ba? At kung humanga kayo sa kanila ay sana napahanga ko rin kayo at sabay-sabay nating i-hit ang like button. At kung hindi ka pa kasama sa tropa, ay pindutin mo din ang subscribe button kasabay ng pagbatingting ng ating kampana para sa ating long-term relationship. So paano? Uwian na naman. Babayu!